I can take you anywhere, I could take you home. I just wanna be there so you never feel alone. I know how it feels a bit lost inside this world. Don't give up, don't give up, no. Huwag kang gaganti, kahit maliitin ka nila. Tapak-tapakan ka nila, pag-usapan ka kapag nakatalikod ka. Pagtawanan ka, wag na wag kang gaganti, kahit sobrang sakit na. Kasi yung King natin, si Jesus, hinuli, hinatulan, binugbog, pinahirapan, pero kahit konti, hindi siya nagreklamo. Hindi niya naisipang maghigante. Isaiah 53:7, siya ay binugbog at pinahirapan, ngunit di tumutol kahit kamunti man. Wow! Hanggang kamatayan, pagmamahal pa rin yung ipinakita at ipiniramdam niya sa ating mga tao. Alam niya kung ano yung pinagdadaanan mo. Kung ano yung nararamdaman mo dahil bago mo pa maranasan yan, naranasan na niya. Kaya kung kinaya ni Jesus na palitan ng pagmamahal lahat ng pagmamaltrato sa kanya, kayang-kaya mo rin dahil nandiyan siya sa'yo. Naninirahan siya sa bawat puso ng taong nananampalataya sa kanya. DH, katulong, maid, kadama. Ano man ang itawag mo, isa lang ang sigurado. Pagdating sa kasambahay, number one ang Pilipino. Subok na kasing masisipag at mapagkakatiwalaan. Dedikasyon sa trabaho, hindi mo matatawaran. Masarap mag-alaga at sobrang matiisin. Kahit na nga may pinagdadaanan, masayahin pa rin. Ang nakakalungkot nga lang, bakit nga ba minsan yung mas nakakapagod na trabaho, yun ang maliit ang sweldo. Walang overtime, walang holiday, mabigat ang trabaho, walang hazard pay. Pero dahil sa hirap ng buhay, sige lang, kahit maliit ang sweldo.